Hey there mga Asinkuis! Welcome back to my channel and for today's video, we will react sa napakagandang pangyayari sa atin bilang mga pastors din, no? Mga nagmamahal kay Sarah Jara mo dahil ngayong araw ay ginawaran si Sarah Jara sa Billboard bilang Global Force Honoree, di ba? So, pakinggan natin yung kanyang naging speech. So, tara, panoorin natin to. For me, this recognition signifies courage and hope. Courage to accept and embrace oneself. Courage to break boundaries and defy standards. Courage to rise above all the setbacks and challenges that one artist or one person has to face. And the hope that one day this recognition will bridge the Philippines and other nations to create change and positivity in the world through the power of music. Muli, ako po si Sarah Jara mo, ikaw Pilipina. Wow. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Thank you, Billboard. Sorry. Thank you, Lord. May ano pa rin talaga, no? Ano. Mabuhay po kayo. Thank you, Billboard. Nakakatuwa. Tapos ang ganda ng message niya, no? Parang kala mo sumali ng Miss Universe si Sarah eh. Ang ganda ng speech niya, though. Well thought of yung speech niya. Kasi consistent siya eh. Even dun sa awarding niya sa... Or yung speech niya rather dun sa ASEAN Japan. Noon nag-perform siya ng tala. It's all about music. And maganda na binalikan niya yung anong purpose ng music at kahit sa ang nation kapag galing. Di ba sinabi niya pa yun na yung Philippines and then other nations. Nice, ang nice. And then syempre dahil nga Billboard Women in Music ito, sinabi niya talaga na muli ako po si Sarah Jeronimo. Nakakaano yun, di ba? For sure ba may mga naluha dyan. Sinabi niya, muli ako po si Sarah Jeronimo, isang Filipina. Wow, wow. Wow, buti part of her speech din. Eh, nag-Filipino siya. Diba? Kasi ang daming naririnig yung audience na nandoon na mga Pilipino. Galing, galing. Ganda ng speech. Tsaka ano, aside from this kasi diba may interview si Sarah doon sa blue carpet. Halata with her body language na kabado siya. So yung kamay niya, tsaka hindi talaga siya easy, no, pag interview. Compared kapag nagpe-perform siya on stage. Baliktad, no? Andun yung kumpiyansa niya lagi, no, pag nagpe-perform siya. So dito rin, maigi nga hindi siya nag-buckle or di ba? she just spoke from the heart. So now naman, pakinggan natin or panoorin natin yung kanyang naging kasi nag-live siya kanina eh. Alam niyo ba kanina nakita ko na itong mga clips na to pero dahil nasa meeting ako, busy sa work, hindi ako masyadong natutok. Nung ano lang, nung mga bandang umpisa lang na kasi break, lunch break yun eh. So nakikita natin yung interview, nakapag-reels tayo. Yan yan. Pero yung mismo awarding wala, ano, kasagsagan na ng mga meeting sa hapon. Anyway, so tara, punta natin yung isang video ng live ni Sarah after niyang makabalik from sa awarding. Yan. Wait. Hanapin natin yung video. Ito. So, pakinggan natin si Sarah. What's up, what's up? What's up, what's up, mga people? Hello, maraming salamat unang-una sa lahat sa G-Prod. No, to my husband, siya talaga yung nag-push sa akin to go here and accept, personally accept the award. Siya yung nagbigay sa akin ng confidence.
Thank you. Oo naman, Sarah. Sayang naman yung chance, no? Minsan lang yan mangyari. Tsaka, di ba first Filipina siya? First Filipino din na nagkaroon ng award from the Billboard. Eh, lagi natin narinig yung Billboard chart, mga ganyan-ganyan eh. Pagka music ang pinag-uusapan. So, this is really something big. To G-Prod, and of course, to my Viva family, thank you, boss. Sa supporta po ninyo, Boss Vic. At sa Billboard Philippines, maraming salamat for choosing me to represent our country at ang OPM at ang lahat ng ating napakahuhusay na mga artists, Pinoy artists, para po sa inyong lahat ito. It's truly an honor na an honor i-represent kayo na ako po ang napili ninyo. Wala na akong masabi. Napaka humble niya lang na siya yung napili. Eh, sino pa ba ang pinaka hottest singing sensation ng Pilipinas? Philippines, sasabihin ko na. Ikaw lang yun. Eh, hilo na lang ako ngayon sa sobrang akong overwhelmed. Hindi ko ma-explain yung emotions, lahat ng nararamdaman ko during the event. Naglabasa na nga po ulit yung hives ko. Ayan, no? Magmula nung pagising ko, nandyan siya hanggang ngayon, nag-worse na siya because of yun sa nervous ko. But I just pray that talagang ang importante, I speak from the heart. Yes. That I spoke from the heart. At napasalamatan ko yung mga tao talagang tumulong sa akin, especially Billboard Philippines. At sa lahat ng sumuporta po sa akin, sumusuporta sa akin, popstars, sa inyong lahat, or kung hindi man popstars ang tao, sa inyong lahat na pong naniniwala sa talento ko. Wait, so sabihin, alam ni Sarah yung ganap? Kasi actually, nagulat din ako, bakit merong mga ganong usapan itong mga nakarang araw, no, between popstars and popstars official, may ganon. Wala lang, nalalabuan lang ako kasi especially siguro din natin alam kung anong nangyari sa nagsimula. Pero Sarah fan, basta Sarah fan. Sarah fan tayo. Okay, support natin si Sarah. Sobrang inspiration, motivation po yung nabigay nito sa akin. Parang na-renew yung fire sa puso ko, yung passion ko as an artist. At ang paniniwala ko lalo sa ating mga Pilipino na kayang-kaya nating talagang to really go further at i-uplift pa at talagang ma-recognize, ma-showcase ang Filipino world-class talent. Naniniwala kong kaya naman talaga. Kasi di ba yung Dala, yung worldwide hit yun, Gento ng SB19. On the global stage, kayang-kaya natin if we will just support each other, uplift one another, walang crab mentality, supportahan natin ang isa't isa. Walang away-away, not comparing one artist from the other dahil lahat tayo. Ang ganun kasi, love, diba, watching all the artists, napaka-diverse. Merong Latina na she was dancing there, and another one na she was belting high notes. Kumbaga, hindi gauge ng pagiging artist or pagiging magaling or effective na artist yung you can just belt high notes and yun na yun. That stops there. Hindi. Diverse ang music. Ang daming facets ng music. True. Sarah yung example niyan. Eh, no? Kasi di ba nagsimula siya na ganun talaga ang batayan noon na kapag ka hindi ka beritera or hindi ka makakanta na matataas, ay wala ka talaga. Parang hindi niya kaya. Parang hanggang dyan lang yan. Hindi masyadong madating sa mga Pilipino. Pero eventually nagbago na rin tayo, eh, di ba? Nagbago na rin talaga yung taste sa music at saka mas naging bukas sa isipan ng mga Filipino listeners yung mga iba't ibang genre. Kailangan talagang apagyamanin natin yan at embrace natin ang Filipino talent kahit na anong genre. Pop, rap, hip hop, ano pa ba? Jazz, rock, lahat. Embrace natin ang vastness ng music. Yes. Maraming salamat sa
mga tumulong po sa amin na makarating dito sa LA to accept this award. BDO, Grab, maraming salamat. NutriAsia, Boss Vic, to my husband Sana Matt, all. To my glam team, Ms. Jella Lopez. Thank you for the safe flight and very accommodating po kayo at caring sa amin. Ah, grabe. Ang hirap. Miss Chay! Miss Chay! Thank you, Billboard Philippines! Mabuhay ang OPM! Yeah! Thank you! Congrats, Sarah G! Ang boiling crab na! Ayan, ano pa ba? Ah, ganyan ba yan? Sagot ng questions. Ah, questions daw. Ayan, Chloe! Thank you, everybody. Maraming salamat po. Good night. Hindi kasi ng questions. Sinasagot ka naman questions. May question ba dyan? At nakakatuwa, love, kasi may mga... Managchi-cheer talaga na na Pilipino, no? Yes, dinig. Oh, oh, at si Katy Perry nasa tabi mo, di ba? Si, wala, medyo malayo sa atin si Katy Perry. Ganda ni Katy Perry. Pero lahat ng mga tao doon. And I met Victoria Monet! Oh, at sabi niya. Sinabi talaga ni Sarah na hindi naman. Pero nakita ko yung video ni Mateo. Ano naman siya? Kalapit naman. Hindi naman ganun kalayo. Pero hindi naman katabi. Oh. Ano sabi ni Monet sa'yo? Sabi niya sa akin, ang ex daw niya ay... Ay, Pilipino. Ang ganda daw, ang sarap daw ng food natin. Hindi ko alam if I'm allowed to say that, pero sinabi ko na. At lahat ng mga tao doon, pati yung mga usher sa gilid, sabi niya, Ma'am, your speech was so nice. Yes! Shout out to Ate Garlic! Ayan, maraming salamat, Ate Garlic. Thank you, thank you. Good night! Good night. Ano ba doon? Good morning. Kita mo si Danif! 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 Afternoon. Bye-bye! Bye! Hey, Diyos ko! Hello! Hello! Okay! Wala na, yun na lang si Sarah. Hello! Hello! Yan, yun na lang. Tapos, ang maganda rin kanina sa speech niya nung sa blue carpet, shout out niya si Mami Divine, di ba? Reconciliation is real talaga na. Naniniwala ako nagkabati yung dalawa. At yun nga, naniniwala ako na nag-Japan silang dalawa. Hindi ko lang nakita sila, pero... Masayang-masaya kami sa'yo, Sarah G. And galing lang na ngayon nagbubukas ka with another decade sa career mo. Ito ang Billboard. Diba? Pinaparangalan ka at nagkakaroon ka ng panibagong milestone, diba? Hindi nga lang sa'yo ito eh, kasi pang buong Pilipinas siya eh, Philippine music industry eh. Diba? Nakakatuwa. So, wow! Sure. Ang daming Pilipino nung tuwang-tuwa. Hindi lang popstars. Hindi lang din yung Sarah fan. Oh, siguro nga fan din sila talaga ni Sarah kaya sila tuwang-tuwa. Pero, meron namang mga hindi yung talaga nakasubaybay kay Sarah, pero for sure, masaya-masaya sila for Sarah. Kasi, bait si Sarah eh. Alam nyo yun, ano bang ano nating kapintasan yan? Wala, diba? Madaling mahalin ng taong mabuti. Kaya, congratulations ulit, Sarah G. And thank you for making us proud. Mabuhay ka at mabuhay ang OPM. Maraming salamat, mga popsters, at sinkuis, Sarah fans na nanonood sa akin dito. Kayo, ano masasabi nyo sa Global Force Award ni Sarah G? Please comment lang sa ating comment section at mag-banding tayo dun. Okay, maraming salamat sa panonood ng video na to. Lagi kayong mag-ingat. Bye-bye!